Assalamualaikum everyone! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Sarah, and Baby Rashid. At kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe na at click ang notification bell para updated ka sa aming mga next videos. At yun na nga mga ka-star, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Bagong lahat mga ka-star, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagsusubscribe, nanonood, sumusubaybay, sumusuporta sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat mga ka-star. At yun na nga mga ka-star, itong vlog natin ito ay pag-usapan natin yung may nag-message sa akin. Palagi daw nila napapansin tuwing lumalabas kami, may bag si Rashid, nakabag siya. So ano daw laman ng bag ni Rashid? So i-raid natin din tong bag ni Rashid mga ka-star kung ano bang laman nito. So ayun mga ka-star, itong bag niya na to mga ka-star is binili namin nung 1-year-old pa lang si Rashid mga ka-star. Kasi tuwing nalabas kasi kami, wala akong magandang bag kasi hindi naman talaga ako nagbabag. Baka napansin niyo mga ka-star, hindi ako nagbabag mga ka-star na ako na magbag. Let's go down here. Go down. You fall down. So ayun nga mga ka-star, i-open natin tong bag ni Rashid kung ano bang laman nito. So, itong unang bulsa niya mga ka-star, ayan, oh, madami-dami. Meron siyang wipes mga ka-star. Gamit niya ito mga ka-star tuwing nalabas kami. Ito talaga ang laman nito basta nalabas kami. Meron siyang towel. Ayan. Tapos, diaper. Isang t-shirt. At isang short. Ito ang laman nito mga ka-star. Kasi pag nalabas kami, minsan kasi mga ka-star, matagal kami sa labas, ganyan, eh nag-overflow na yung diaper ni Rashid. Kaya meron kaming dala-dalang ganito, extra na damit niya. Tapos ang laman pa nito mga ka-star, minsan may biscuit pa to, may may tubig, ganyan mga ka-star. Kaya medyo mabigat tong tong bag ni Rashid. Tapos, dito sa pangalawang bulsa mga ka-star, ay, wallet ko pala ito mga ka-star. Ay, i-raid na rin natin ito mga ka-star, itong wallet ko. Wala na mga ka-star, wala namang laman. Yun lang mga ka-star, mga gamit lang ni Rashid na lumalabas kami. Yun lang ang laman nito mga ka-star. Kasi, dati mga ka-star, ang ginagamit kong bag, yung bag niya nung baby pa siya, yung pang baby bag. Ay, ano bang tawag doon? Yung, basta yung pagbagong panganak, merong dinadala sa ospital, yung bag na ganon. Yun ang dinadala kong bag namin dati mga ka-star. Tapos sabi ko sa asawa ko, napakalaki naman nito. Kaya bumili kami ng isang bag. Hindi maganda mga ka-star. Kasi mahirap buksan. Tapos, biglang nahilig si Rashid na magbag-bag na kasi merong mga binigay yung mga dito, kumpanya dito mga ka-star ng mga gatas-gatas, nagbibigay sila ng bag, tong Promil, tsaka Pediasure, yun, nagbigay-bigay sila ng bag, yun ang naging bag-bag ni Rashid mga ka-star, kaya hindi muna kami bumili. Tapos, nakita namin to mga ka-star, ang cute kasi, tapos naka-sale siya. 1 dinar na lang ata to mga ka-star nung binili namin, 1 KD ruba, 1 KD 250 mga ka-star, kaya binili na namin para may bag si Rashid. So ayun mga ka-star, yan lang naman ang laman yan mga ka-star. Tapos ako mga ka-star, kung tatanungin nyo man, wala akong bag mga ka-star, hindi ako nagbabag kasi dati pa mga ka-star, high school pa ako, nung high school ako kailangan talaga magbag kasi merong mga notebook ganyan, books na kailangan dalhin sa school. Tapos nung college ako mga ka-star, minsan lang ako magbag mga ka-star. Hindi talaga ako mahilig magbag. Papel tsaka ballpen lang ang dala ko mga ka-star. Minsan pag pumapasok ako, nakabulsa lang mga ka-star. Tapos pumapasok akong walang bag. Tapos wallet lang para dun sa pera ko. Yun lang mga ka-star minsan. Hindi talaga ako nagbabag nung college. Tapos, nung nagtratrabaho na ako mga ka-star, dun sa office kailangan kasi magbag kasi nandun yung baunan ko. So yon, may bag ako. Pero nung pumunta na ako dito sa Kuwait mga ka-star,
kailangan din magbag mga kaistar kasi paglalagyan ng wallet, ganyan. Pero yung ngayon mga kaistar na wala na akong trabaho, hindi na talaga ako nagbag mga kaistar. May bag ako dati, binili ng asawa ko nung ano nung first na uwi namin sa Bangladesh. Kasi as in mga kaistar, wala akong bag. Ito lang ang dala ko. Dala ko palagi. Okay na sa akin to. Wait na nakong, we will show to them what this one, what inside. Wait na, ay, may pera rin pala si Rashid mga kaistar. Nakita niya dito sa may bulsa niya. Tapos yun na nga mga kaistar, hindi ako nagbabag. Tapos binilhan ako ng asawa ko nung umuwi kami ng Bangladesh. Pero binigay ko rin sa ate niya. Nung pabalik na kami dito, binigay ko na sa kanila. Tapos yun na, wala na ulit akong bag. Tapos, kasi hindi naman ako, wala naman ako mga gamit mga kaistar, hindi ako nagbi-makeup. Ang ginagamit ko lang yung lipstick, tsaka eyeliner. Sa susunod mga kaistar, ipakita ko sa inyo yung lipstick ko, eyeliner ko. Na bigay pa yun ng mami ko mga kaistar, so matagal na, expire na din yun mga kaistar. Hindi ko alam kung may expiration ba ang lipstick kasi dumating ako dito, binigay na ng mami ko yun mga kaistar. Nung pagpunta ko dito sa Kuwait, binigay na niya yun, eyeliner tsaka lipstick. Tapos hindi pa ako bumili ng bago mga kaistar. So ayun, nakwento ko lang sa inyo na baka sa susunod pag in-upload ko ito ay pag napanood nyo na ito, baka hanapin nyo magbag-grade din ako ng bag ko. Pero wala talaga, wallet trade na lang mga kaistar. Ito lang mahalaga na sa akin. Etong wallet na to mga kaistar, matagal na to sa akin. Pero dati wallet to ng kapatid ko, yung naka-collab ko na dito sa ano natin, sa channel natin. Nilalagay ko sa end screen natin mga kaistar kung gusto niyo panoorin yung usapan namin doon, panoorin niyo mga kaistar. Ito binigay, ay hiningi ko sa kanya kasi na-cutean nga ako, napakaliit tapos ano, sakto lang ganyan. Handy, ganyan mga kaistar. Pwedeng ibulsa, ganyan. So, hiningi ko sa kanya, binigay niya to. Ano pa siya mga kaistar, high school pa siya noon. Fourth year high school. Pumunta kasi sila ng Tagaytay. Binili niya to mga kaistar. So, means, high school siya. Third year college ako. So, 2010 pa to mga kaistar. 10 years na pala to, itong wallet na to mga kaistar. Kalain niyo buhay pa. Pero ano, sira-sira na siya mga kaistar. Wala na siya dito. Wala na yung ano, yung parang lock niya. Tapos dito. So, thank you sa kapatid ko. Hanggang ngayon, oh, nasa akin pa. 10 years na to mga kaistar. Ang laman naman nito mga kaistar. Eto, dito na muna tayo sa may bulsa. Ayan. Ay, coins. Coins tsaka papel. Ay, papel na to. Ay, wait na nako. Ah, ito pala yung Ma, ano mga kaistar. Yung ano, 2017 pa to o oh, mga kaistar. 2017. March 27, 2017. Ito yung stub mga kaistar para mag-claim ka ng voter's ID doon sa Philippine Embassy. Kaso nga lang, nung bumalik na ako doon, sabi nila wala na daw voter's ID kasi magkakaroon na ng national ID. Hanggang ngayon, 2017, 18, 19, 20, 21, magpo 4 years na mga kaistar pero wala pa rin national ID. Tapos eto, next. Ay, eto may coins na ako. May Philippine peso ako dito mga kaistar. Piso. Eto, matagal na to mga kaistar yung ano pa. Nung umuwi ako ng Pilipinas 2016 hanggang di ngayon nandito pa. Tapos may pera rin ako mga kaistar. 1KD, 2,500, 3KD, 3 dinar roba mga kaistar. Eto mga kaistar, tong pera na to, tuwing kasi nag-ano ako, nag-crave ako, pupunta ako dyan sa may tindahan, kumuha ko ng pera ng asawa ko, yung sukle, nilalagay ko na dito sa wallet ko, hindi ko na binabalik sa kanya. Tapos ito, civil ID namin mga kaistar, civil ID ko, civil ID ni Rashid. Tapos, picture ni Rashid mga kaistar nung ano, nung nagpa-passport siya sa Bangladesh Embassy. Tapos, picture ko mga kaistar. Ang pangit ko dyan.
Tapos, ay, eto, mga ano ko to, mga Kaistar, mga password ko, mga Kaistar. Tapos, may Shukran card. Pag nag-ano ka, mga Kaistar, pumunta ka sa mall, sa isang ano shop, tapos meron silang ganito, Shukran card, i-ano mo lang para maka-ano ka ng points. Tapos, eto, wala na to, mga Kaistar, bank account ko. Eto kasi yung sa sahod ko dati, dito pinapasok yung sahod ko dati dun sa clinic. Pero nung ano na wala na ako dun, wala na, hindi na nalagyan. Tapos, meron din akong card din sa Lulu Exchange, mga Kaistar. Eto pag nagpadala ka, ano ang, ano na lang, parang ano, ano na to. Parang may discount ata yung sa charge ng ano ng pagpapadala. Tapos ito ang ipapipresent mo. Tapos ito mga Kaistar, marriage contract namin ng asawa ko kasi dati mga Kaistar, ang visa ko is visa 18 pa sa trabaho ko pa dati. Kaya kailangan lang ganito kasi pag magkasama kami sa labas na kunyari nahuli kami na magkahawak ng kamay o kaya magkatabi lalaki babae, minsan tinatanong ng mga pulis mga Kaistar kung magkaano-ano kami ganyan, kailangan i-present mo to na mag-asawa kami. Kasi kung hindi kami mag-asawa tas nahuli kami na ganun, magka-holding hands o kaya kung basta nasa public na ano na magkatabi ganyan-ganyan, hinuhuli kasi minsan mga Kaistar, yun tinatanong nila. Tas magka-holding hands kami, yun, huli ka na mga Kaistar ng pulis. Kaya kailangan to mga Kaistar tong ano na to, tong marriage contract na pinalaminate namin para i-present namin sa kanya. Pero nung ano na mga Kaistar, yung visa ko is nalipat na sa pangalan ng asawa ko, yun hindi na kailangan to, pero remembrance na lang mga Kaistar, di ba? Meron na kaming ganito. So ayun mga Kaistar, yun lang ang laman ng wallet ko. Kalahin nyo, kumasya siya dito, ganyan kasi siya mga Kaistar. May ano pa, rubber band, mga Kaistar. Hindi ko alam kung bakit may rubber band dito. So, ayun, mga Kaistar. Yun lang. Ito lang ang daladala ko palagi, mga Kaistar. Kung saan man ako pumunta, ito lang daladala ko. Wala na akong bag pa, mga Kaistar. Ito lang, sapat na. So, ayun, mga Kaistar. Tatapusin ko na tong video na ito. At mukhang mahaba-haba na. Naipakita ko lang yung bag ng asawa, ay asawa ko, bag ng anak ko, at itong ang laman, mga damit niya, tapos wipes, diaper, tapos itong wallet ko. So ayun mga Kaistar, sana ay nagustuhan niyo itong video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye, Alapes. Bye bye na, Rashid. Baba. Bye bye. Wala, baba. Well,